Kabihas ng Mesopotamia. Mesopotamia nagmula sa mga Griego ang pangalang Mesopotamia na ang ibig sabihin ay lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Ang ilog Tigris na nasa silangang bahagi ay umaagos ng 1,771 kilometro patungong golpo ng Persia. Ang ilog Euphrates na nasa kanlurang bahagi ay bumabagtas sa 2,737 kilometro. Bago umabot sa gulpo ng Persia, ang ziggurat ay istruktura kung saan pinaparangalanan at sinasamba ang Diyos o patron ng isang lungsod. Saan matatagpuan ang Mesopotamia? Matatagpuan ang Mesopotamia sa rehiyon ng Fertile Crescent. Ito ay isang paarkong matabang lupaing nagsisimula sa Persian Gulf hanggang sa silangang baybay ng Mediterranean Sea. Ang regular na pag-apon ng Tigris at Euphrates ay nagdudulot ng baha na nag-iiwan ng bandit, silt, na naging dahilan kung bakit pataba ang lupain dito. Tulong upang mabilis ang transportasyon, water clock na katulong upang mabantayan nila ang paglipas ng oras, kalendaryong lunar na may 12 buwan na katulong sa pagbabantay nila sa ng buwan at taon. Kabihas ng Chino, kilala sa tawag na natutulog na higante dahil sa matagal na panahong hindi naging aktibo sa mga pandaigdigang pangyayari, hindi pa kikisalamuha sa ibang kultura at ang pagsasara nito ng lupa ay sa mga dayuhan. May lawak ang China sa sukat na 9,560,700 km². Bansa ng mga ilog at kabundukan at siyang pangunahing dahilan ng pagkakaiba-iba ng mga Chino. Sa mga ilog lambak nito, lalo na ang makasaysayang Huangho sa ilaga at ang ilog Yangtze, umusbong ang sinaunang kabihasman ng mga Chino. Tinawag na Yellow River dahil sa kulay banlik nito. Tinagurian din itong pighati ng China dahil sa hirap, gutom, sakit at kamatayan na dulot nito tuwing umaapaw ito. Sa panahon ng Qin, tinatayang 1,000,000 katao ang sapilit ang pinagtatrabaho upang itayo ang Great Wall ng China. Ito ay nagsisimbing simbolo ng kabihas ng Chino sa loob ng mahabang panahon. Kultura. Naniniwala ang mga Chino noong panahong ito na taglay ng kanilang pinuno ang bisa ng Mandate of Heaven o Basbas ng Kalangitan. Nabantayan ng kanilang pamumuno. Kapag nawala ang bisa nito, babagsak ang pinuno at papalitan ng bago. Sons of Heaven o Anak ng Langit. Ang tawag sa mga sinaunang pinuno sa China. Ibig sabihin, ang emperador ay namuno sa kapanhitulutan nang dahil pinili siya dahil puno siya ng kabutihan. Kapag siya ay naging masama at mapang-abuso, ang kapanghitulutang ito ay babawiin ng katulong sa pag-unlad ng kanilang kalakalan. Magnetic compass, nagsilbing batayan nila sa tamang direksyon na kanilang tatahakin. Abacus, nakatutulong upang mapadali ang kalkulasyon na ginagamit nila sa kalakalan.